Let's go. What's up, guys? It's Marco here. So for today's video is a GRWM. Get ready with me. Naka foundation na ako kasi nakalimutan ko mag-video nga pala ako. So ayun, ikakwento ko lang sa inyo ang aking ear stretching journey habang nag-aayos ako. Magkilay na ako ngayon actually. So ayun, nung nagsisimula akong mag-stretch, ear stretch, ang gamit ko ay stick na korteng, na sintaba ng toothpick pala. Tapos pinutol ko. Tapos nilagyan ko siyang oil para maging madulas. After nun, yung antenna naman ang ginamit ko. Yung old school na antenna na minahabaan na ganun, tapos yung pinaka dulo manipis, yun yung ginamit ko, yung pinaka dulo muna ako nag-start. Kasi hindi ko alam na may nabibili palang ear stretching kineme na may chismosa sa video ko sa misilip. Ayun. Tapos, bumili na ako sa Quiapo nung isang set ng hikaw. Na, ang gulo ng kilay ko, di ba? Hirap talaga magkilay ako nagsasalita. Yung binili kong yun, nagsastart siya sa ano, sa pinaka-ordinaryong size na hikaw. 16G. Doon. Hanggang 8mm yun. Pero hindi ako umabot sa 8mm nun. So, bali nakatambak lang sa bahay yun. Yung 8mm. Magsan siya na ako, medyo maingay ah. Tapusin ko lang ang isang kilay ko, medyo mahirap magkilay na yung sasalita. Kilay. Di ba? Hindi ko alam kung pantay. Bababa nga akong konti. Kasi yung buhok ko, tignan mo. Ito, makulit to eh, oh. Hindi, malis ka rin. So, na ako magkilay. Ay, magmamaskara naman ako. So, ayun nga. Diba bumili ako sa Quiapo nung hikaw na isang set yun, bali. 90 pesos ata yun. Ayun, yun ang ginamit kong pang stretch. Di ba? Wala, hindi siya nakatuli, so diretsong bilog na talaga siya. Medyo painful na nagdudugo, syempre. Tapos, doon na nag-start na akong bumili ng ear stretching na ano talaga, 10mm. Tapos, hindi ko, may nakita ko dun sobrang liit, doon ko lang nalaman na meron palang ganun. Na maliit na ear stretching kineme. Tapos, meron din pala isang set talaga. Nabibili sa online shop lang, Shopee or Lazada meron. Tapos, nung nag-stretch na ako nun, di ba pinagaling ko lang, pinahiram ako ng asawa ko ng hikaw kasi parehong peninan kami. Ang gamit ko, Everbelena Lipstick Toast of New York. Ayun, pinahiram niya ako. Tapos, hindi naman nagtagal, siguro 1 week lang niya ako pinahiram. Manuit lang niya pinahiram, tapos bumili na ako ng hikaw talaga. Tapos ayun nga, bumili ako ng hikaw na 10mm. Stainless lang, 50 pesos isang hikaw. Tapos ayun, nag-start akong... Teka, kuha lang ako, suklay. Tapos ayun, nung bumaling na yung tenga ko,
kusa nang natatanggal yung hikaw kahit hindi ko tinatanggal yung pako. Daroskas kasi yun. Kaya, naghanap ako nung sinulid kay mama. Yung nga na sinulid, tapos wala nang sinulid, gano'n. Sakto naman, mayroong paganto yung, parang may harang yung gitna, ay yung dulo. Kasi di ba kadalasan sa mga sinulid, isang diretso lang. Ayun, pinutol ko yun yung ginawa kong hikaw. Tapos isang linggo lang, nunguwag na rin siya agad. Kaya bumili ako ng hikaw na 14mm na stainless. Tapos ayun, agad, nagtuloy-tuloy na, hanggang sa malaki na ganito, binili ko. Pangit ng kanino, yun. Pangit din kasi yung may-ari ng kanino, oh. pamangkin ko siya, bali. Nangungulit. Pero, carry best lang naman. Hanggang, nasa 10mm, sa 20mm na ako ngayon. So, ayan. Ayan, ganun lang akong mag-ayos. Ayan, anak ko, dala niya. Mabitawan mo yan, ah. Ang ganun lang. So, ayan lang yung video ko, diba? So, maraming salamat sa panonood nyo. Ay, pag mag-stretch kayo, magkalma lang. Patience is the key. Patience is the key. Ganun. Hindi nyo kailangan madali. So, ayan yung tip ko. Parang pag mag-stretch kayo, ganun. So, salamat sa panonood ng video ko. Mag-subscribe ka na sa akin ngayon. Dali, pindutin mo na yung subscribe button. At makikita tayo sa susunod na video. Bye!